Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, a shared and told by our Bombo International News Correspondents. Mga kababakas Nation, sa atin pong Christmas Around the World special ngayong araw, atin pong itatampok ang isa na namang bansa dyan sa Middle East, ang Qatar. Ang pagkakaiba sa mga paniniwala, hindi daw puhadlang upang ipagdiwang pa rin ang selebrasyon ng Kapaskuhan sa Qatar. Kaugnay niyan, may inihanda pong special report si Bombo Grant Hilario. Puno ng kasiyahan, pagkakaisa at pag-uunawaan. Ganito ang mga kaganapan sa bansang Qatar, lalo na ngayong Kapaskuhan. Makikita dito ang iba't ibang mga dekorasyon, palamuti at atraksyon na siyang kagigiliwan. Karamihan man dito ay mga Muslim, hindi ito naging hadlang upang mapigilan ang selebrasyon ng mga Kristiyano sa kapanganakan ni Jesus. Mapalokal, turista o maging mga Pilipino, lahat ay sama-samang nagkakasiyahan lalo na sa mismong araw ng Pasko. Nobyembre pa lamang ay mararamdaman mo na ang malamig na simoy ng hangin na mas dumitindi pa sa pagpasok ng buwan ng Disyembre. Kaya naman, ang mga residente doon, lalo na ang mga Pilipino, kahit pa na maginawang panahon, pinaiinit naman nila ito sa pamamagitan ng masasayang pagdiriwang at mga kaganapan ngayong Kapaskuhan. Ibinahagi ng Pilipinong residente sa Qatar na si Nick Soberano, ang mga kababayan niya roon ay nagtitipon-tipon tuwing Pasko at sabay-sabay na naghahanda ng mga mailulutong pagkain. Ayon sa kanya, kung ano ang mga iniahain sa Pilipinas ay ganun din ang kanilang binabahagi sa kanilang pagdiriwang kasama ang ilang naimbitang mga lokal na tinatawag ding Qataris. Honestly, it's the same as the Philippines. Kung ano yung sinaserve sa Philippines, dito na lang din, except it's done by home bakers who just want to earn a little more para, ayun nga, maipadala during Christmas or New Year. So, you've got puto, you've got bibingka, you've got mahablangka, leche flan, and then just the normal stuff na nasa Pilipinas. Even though it's the same thing over and over again, there is just something special that when they do it for their families back home, like you can just feel the taste of love differently from each dish. Bukod sa pagluluto ng pagkain, sa pamamasyal naman idinadaan ng iba ang kanilang pagdiriwang ng selebrasyon. Maraming mga sikat na pasyalan sa Qatar ang kadalasang binibisita ng mga tao, katulad na ang Aspire Park, Crystal Walkway sa Gewan Island, Qatara Beach at Corniche sa lungsod ng Doha. If you were to arrive in Qatar during the winter time or Christmas time, which is right now, I would take you to Corniche kasi it's such a beautiful landscape where you can just think for yourself, you can just think about your future and everything, and that too while enjoying the breeze and being in the presence of so many workers who have hopes and dreams for their families. And it's such a crossroad of but being at workers and tourists, being at parang you're like stuck in time when you're sitting there. Bagamat 5 oras ang pagitan ng Qatar at Pilipinas, ang mga Pilipino ay nakikibahagi pa rin sa mga nakagawian na tradisyon, lalo na ang simbang gabi. Ayon kay Soberano, kahit pa mahirap makadalo ng misa sa Qatar, sa kadahilan ng malalayo ang mga simbahan, ang ilan ay masipag pa rin gumagawa ng hakbang upang makapunta lamang. Yes, we've got simbang gabi and I don't know how to describe because I have never had the privilege of going to or attending Simbang Gabi because it's extremely far from where I live. Pero from what I've seen in my friends' social media, it's beautiful. Like the way they dedicate themselves in attending mass every day until the final day yata yun. And then they live stream it on Facebook and then there's just consistent announcements that is so friendly for people, for Catholics who want to attend the mass. Dagdag pa niya, kahit pa na 65.5% dito ay mga Muslim at 15.4% lamang ang mga Kristiyano, may mga pamilihan pa rin ang nagtitinda ng mga bagay o pagkain na karaniwang mabibili lamang tuwing Pasko. There's just so much na to be put into words because it's so unique every year. Not one bit kasi you see, you just walk into a department store, they're selling Christmas decor. And you see the candy canes, and I've got Muslim friends growing up who's always asking me, hey, how do you celebrate Christmas?
it's more of curiosity, honestly. And there's always genuine wonder when they're asking you. Sa huli, magkakapareho man o hindi ang pinaniniwalaan ng bawat isa, dito sa Qatar ay walang puwang ang hindi pag-uunawaan sapagkat ngayong Kapaskuhan, pagmamahalan at kasiyahan ang siyang namumutawi sa mga mamamayan, mga turista at maging ang mga Pilipino roon. Lahat ay nakikibahagi sa paggunita ng Pasko. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.